And I think sa ganung bagay po mga kapamilya, kailangan ilagay natin na dyan po ngayon papasok na give and take yan. Hindi lang naman sinasabi natin dito na puro yung misis ang mag-give. Mister, kailangan po alam nyo rin ang buhay ni misis. So kung kunyari, may bata pa kayo, alam mo kung paano magpalit ng diaper, alam mo paano maghugas ng pinggan, kailangan alam mo rin yan. Kasi para naiintindihan mo rin kung saan siya nanggagaling. Pero yun na nga, Sir Tofi, so paano sila, si Ma'am Shi Aliana, paano sila ulit magiging excited sa isa't isa or paano silang mababalik yung love? Okay. So step one, ganito muna yan, ano? Sa inyo kasi, nandun na kagad yung mindset na parang, ano ba to, ang dami natin pagkakaiba, maghiwalay na lang pa tayo. The first rule is that you don't have to have the mindset of giving up. Kasi kung yun kagad na nasa isip mo, dun nga kayo talaga patungo. Second, you need to sit down, both of you, and to have an honest, open communication. Like ko sinasabi to sa mga mag-asawa, kung meron man kayong nararamdaman, ang unang-unang tao na dapat makakaalam nito ay asawa ninyo. The next step is to then start the activities and give them a try. The more that you practice that you are being a part of your partner, the more na kaya mo na may buhay ka na wala yung kapareha mo, the more na pwede kayo magkaroon ng problema. Ayun na. Ay. Ganda. Susunod naman, posible nga bang maging problema rin ang masyado nyo namang pagiging magkasundo? Wow! Meron din palang ganun. Ng partner mo, alamin natin ang buong kwento niyan sa pagbabalik ng Magandang Buhay!